dadalhin ka doon sa loob ng kuweba, eh baka doon ka na ibagsak sa na tayo makatawid, guys. Kasi malakas ang ano. Yan yung kuweba na sinasabi ko na isa sa pangalawang malaki papasok sa loob, pero the biggest one is yun. Isa. Yan yan. Pwera nono. Turo-turo. Yan, guys. Yun yung sinasabi ko na malaki na yan. Yun ang may karugtong doon sa bundok na ano, kuweba. Sa tinatawag naming barangay ng Payagan. Napakabundok yun, pero may kuweba doon na naririnig yung, kasi may, bina, ano yun eh, ginagawa na, tinataniman ng mais, corn. Tapos tuwing ano noon, pag high tide, nalalaman syempre pag nagtatanim ka ng ano, ang tanim niyan is full moon talaga. Eh pag full moon kasi malaki ang ano, ang dagat. So maririnig nila yung ano ng alon, lalo na pag malakas high tide. Tapos yung alon dito kasi hindi masyadong humihinto yung alon, parang hinihigop dun sa loob, tapos babalik na naman, kaya yung alon talaga malakas papasok sa loob. Hindi na tayo makatawid, gusto ko sana doon tumawid kasi lang walang madaanan. Yun, tingnan nyo. Doon, yun yung pinakamalaki, yun yung diretso doon sa bundok ng ano, Payagan, tatawagin natin. Kaya hindi kami pwedeng dumaan dito, kailangan mag-ano kami, magsakay kami ng dito, magsakay kami ng sasakyang dagat or ano, or magmotor kami doon dadaan sa highway. So lang hindi kami makasakay ng sakayang dagat ngayon kasi kanina talaga sobrang laki ng mga alon. Yan yun, guys. Kaya ito yung aming nakaka-amaze na tinatawag nila ngayon na secret paradise. Dati tinatawag namin na Diwata. Kasi yun nga, dito namin, dito ng tatay ko nakikita yung babae na naliligo na nakaputi. Okay? Nakita nyo na, kasi hindi naman tayo pwedeng tumawid doon because mataas ang dagat. Baka madala ako doon sa bundok. You know. Kaya dito na lang muna tayo. So, mamaya ulit, guys. Yan, naka-andar na yan. Oh.
pose mo. Ganang nagkabo. Selamat ke di Aris.